Hi guys, so good news pala, meron ng BNB-STT Liquidity Pool sa Pancakeswap. So mas madali na natin ma-access yung token na to. Yung target pa rin na exchange between MONI and STT, 588STT. Make sure lang natin na ito yung contract address na gamitin natin for STT. And yung ginawa ko lang naman dito is kinopy ko yan and then nagpunta ako dito sa MetaMask wallet ko and then import lang natin. Para kapag bumili tayo niyan, lalabas yan dito sa MetaMask wallet natin. And also, ito na siya. Kapag pumunta ka sa Pancakeswap, kung hindi mo pa na-add yung STT, so i-search mo lang siya. And then, click mo yan para ma-add mo siya dito sa mga selection mo. So kung makikita nyo nga guys, yung exchange ng money ngayon is 1:374. Kanina ino-observe ko siya eh. Nakita ko pa siya ng 395 hanggang sa bumaba siya ng 310. As you know guys, so binabalance naman to ng Monsta Infinite para makip yung exchange na 1:588. So sobrang bilis lang guys nung cycle niya eh, na within the span of 5 minutes. So nakita ko siya na nag-drop ng 310 and then inabutan ko siya ng 395. Di ko na napansin kung may mas mataas pa doon. And then ngayon nasa 370 na siya. So try lang natin bumili ng dalawa. Mag-swap. And accept natin yung new price and confirm lang natin and then accept. So try lang nandin natin dito sa Tresor and then confirm natin. Okay, so once ma-confirm natin, swap lang natin. So gawin lang natin to as sample. So confirm natin. Okay, so ito processing na tayo ng swap from 2MONI to 735 STT. So wait lang natin yung processing. Okay, so meron na tayong STT. So yung next naman na gawin natin is i-bridge natin siya papunta doon sa account natin sa Monsta Chain. So simple lang din yung process nyo guys. So nagkaroon lang dito ng drop down. As you know guys, yung goal nitong Monsta Chain is makapag-accommodate pa ng maraming mga tokens, maybe in the future yung sa LOA tokens din or other projects pa na papasok sa Monsta Chain Metaverse. So lalabas yan dito. So pero ngayon eto, nakikita nyo nandito yung STT and nare-read niya yung STT balance natin coming from the MetaMask. Pero weird lang guys, nakalagay dito 920,000. Totoo ba to? So try natin. So try lang natin siya na i-unlock. So papunta naman dito sa ano natin, Monsta Chain Wallet. So kung nakita niyo naman dito, wala tayo. Pero din natin ilagay sa treasure natin. And then unlock lang natin. Confirm. Weird, saan ang galing yung 9 million na yun? And transfer na natin siya doon sa Monsta Chain natin. So error siya guys. Feeling lang tayo. So dapat 736 lang. So yun, tumama na siya. Kala ko makakachamba tayo, ipapamigay sana natin yun. So transfer na natin. So ano lang pala siya, UI issue. Oh no, what happened? Try pa natin. Okay, select natin yung STT, then maxed, and then it's weird. So lagyan natin dito yung Monsta Chain wallet and then try natin mag-transfer. Okay guys, so gagawa sana tayo ng content pero naka-encounter tayo ng error na to while transferring nga yung STT to the Monsta Chain wallet. Pero ginawa ko na lang guys, ni-report ko na lang siya doon sa dev team. Pero same process lang siya guys, para for the sake na makomplete natin tong process natin. So instead of STT yung gagamitin natin for testing kasi ngayon nga nag-unlock tayo tas ang dami nating balance na lumalabas dito. And kapag ka nag-transfer ka naman, di rin naman siya gagana. So may lumalabas na internal JSON RPC error. And it seems like related din siya sa parang network issue din related sa processing.
So yun, nag-google lang tayo. And yun nga, shinare na rin natin to sa kanila. And even if merong mga workaround din na kailangan gawin sa MetaMask, I don't think issue to dun sa account natin. Nag-confirm naman si dev team na issue to sa side nila and we know workout na nila. And yeah, same process lang eh. Actually, nag-try ako na ng one money and then na-unlock ko na siya. So, pwede na ako mag-transfer kasi na-approve na yon. So, imagine na lang natin STT to. So, pwede natin siyang i-transfer na. And same process lang naman to nung mga ginagawa natin before. Pag wala kang treasure, then dire-diretso na yan eh. Pero pag may treasure ka, then meron kang manual action dun sa tool mo. So yun, merong transaction successful confirmation and hihintay na lang natin siya na pumasok dun sa account natin. In this case, hindi pa siya pumapasok. So, hintayin lang natin siya. Ayun. So, pumasok na yung MONI natin. So, most likely, ganun lang din naman yung process niya. Instead of MONI yung gagamitin mo, so STT yung gagamitin mo. So, silipin ulit natin yung exchange. Ayan. So, nasa 384 naman siya ngayon. And kapag pumunta ka naman sa exchange, nandito naman siya sa 334. So, quick tip na lang dito, di ba? So, kung ano tingin natin yung mas makukuha natin yung value ng money natin, then doon tayo magpapalit. So, this case, eto mas mataas siya, 384. So, kung gusto mo magpapalit, so, pwede mo rin siyang gawin dito. And yun nga lang, gagastos ka ng konting BNB para mai-transfer mo yung STT doon sa Monsta Chain wallet mo. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!